Hi guys! Welcome dito sa Rizan Taro. Ang reading nito for collective for anyone who can rationate as reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Lisa. Page of Pentacles and the Death card. Nasasaktan ka. And you feel parang walang mangyayaring new beginning or not, you're not ready for communication, no? Na yung kumbaga wala kang ganang mag-reach out, wala kang ganang magsimula, o yung makipag-amend ba na wala kang ganang i-approach or yung kausapin mo yung person mo na meron kang offer na yung stable ka, yung stable, yung gusto mong magkaroon ng stability, yung willingness mo na maayos nyo pa na kasi nagkaroon ng ending to eh, nasaktan kaya. Na yung willingness mo na magsimulang muli o yung katulad yung pag ina-approach mo yung person mo na nandun yung willingness mo na mag-grow yung relationship nyo, yung gano'n, na mag-work out, mag-grow. Ngayon, wala na eh. No? Hindi na gano'n yung mindset mo, yung thinkings mo. Why? Kasi nasaktan ka. Hurt ka. What's with the death card here? For more clarification, for more information sa death card. So, parang in-end mo na din talaga nun. Yung, gusto mo na lang yung maging malaya ka, yung nag-end na, no? Yung nga, in-end mo na din talaga. Na ayaw mo nang mag-approach pa, ayaw mo nang magsimula pa kayo ng stable new beginning, yung ganyan na magsimula muli. Parang gusto mo ngayon ay makalaya, no? Sa sakit, makalaya, no? Mawala na yung pain na nararamdaman mo, yung nahirapan ka, yung na-stuck ka. Gusto mong mag-end na yung parang na-stuck ka, na nagdusa ka, na para bang yung nagantay ka na lang na mag-end yung buhay mo, ganun yung dinanas mo eh. So parang yung wala kang magawa, parang tingin mo ay parang wala nang pag-asa, wala nang magandang future. Yung alam niyo yung parang hopeless ka na parang wala ka ng dahilan pa para mabuhay. Yung bang ganun yung experience mo, so ayaw mo na ng ganun. Ayaw mo na ma-trap sa ganun na kaisipan, sa ganung situation. Na parang ma-force ka na, parang magpakamatay ka na lang. Ganun. Or parang hindi mo na nakikita yung magandang side ng buhay. Yung parang magiging masaya ka pa. Yung ganun. Ganun yung pagka-depress ka eh, di ba? Lalo pag minahal mo talaga yung person mo. Or maring may nag-end, may nawala sa'yo, no, with a death card. Kaya, gusto mo na lang talaga ng freedom, yung stable ka. Ma-enjoy mo yung sarili mo, kahit wala yung person na yan, na nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. And parang ayaw mo na din talaga eh, kasi susi yung pinagdaanan mo sa person na yan.
na parang inantay ka na ng vulture, no? You know, parang inabangan ka na ng vulture na pagka naging bangkay ka na, kakainin ka ng vulture. Parang ganun. So, ayan. Ayaw mo na ng ganun. Yung situation na parang antay ka na ng kamatayan mo dahil parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Dahil parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo na parang wala ng happiness. Alam niyo yung ganun, di ba? Ganun yung nararamdaman mo dito. Ganun yung naranasan mo pala. Kaya ayaw mo na. Ayaw mo na magsimula pang muli or itry na magsimula pang muli or yung maybe ang makipagrelasyon pang muli dyan sa person mo na nagkaroon sa inyo ng ending. Na maulit pa yung nangyari sa'yo. Yung mga na-experience mo. So maybe you're dealing with a selfish psychopath or immature, selfish yan, or maybe a psychopath na person. Kung bakit ganun yung na-experience mo or narcissistic. Huh? So, mas gusto mo yung ma-enjoy mo yung buhay, you feel stable, stable yung isipan mo, emosyon mo, na is your worth, confident ka, on your own skin, on your own face, on your own self. Na parang yung na-appreciate mo and talagang you're proud of yourself, yung ganun ba? Yan yung gusto mo. And yung you see yourself as unique. Unique and stable. Stable ka. And you're special as a person. Yung feeling blessed ka. No? Yung na-appreciate mo yung mukha mo. Na kahit sa paningin ng person mo ay kung sinabihan ka na pangit ka or kung sinabihan ka ng person mo na, di ba ganyan yung ibang person, di ba, na parang matindi mamintas, no? Pero ang totoo sila naman yun, ang pangit. Tapos, may ganun ba? Na parang iparamdam nila sa'yo na parang pangit ka, na hindi mo deserve sila, di ba? Ganun yon pagka naging worse na yung relationship nyo, pag may nagustuhan na siyang iba, di ba? Ganun yon. Ganun yung paramdam niya sa'yo na parang i-compare ka pa sa iba. What? Ayaw mo lang ganun. Yung person na mga ganun kasi ay manipulative, gaslighter, no? Nanggagaslight. At mga narcissistic yan, mga ganyan. Mga ganung tao. No? Maybe nga, yung nakadeal mo ay narcissistic or may disorder, no? Good. Kasi ganun yung na-experience mo. Nagda-transform ka na ngayon, no? May transformation. Nag-end na yung pagdurusa mo, yung negative thoughts mo, yung negative thinking mo, no? And papalitan ng the new you, no? Na hindi ka na nagiging victim, hindi ka na nagiging kawawa, hindi ka na kinakawawa, hindi ka na magpapaapi, yung ganyan. Kasi hindi ka na magpapabuli. Di ba? Nakakairita yung mga bully na tao, di ba? No? Alam niyo yung mga bully na tao. May nakikita yan sila sa sarili nila. Di ba meron kayo minsan na person or sino man makarelate na na mismong person nyo sa katagalan lalabas yung ugali niya kung bully siya. Di ba? Na yung mahilig mang belittle, paramdam niya sa'yo na parang wala kang value, wala kang halaga, gano'n. And alam niyo naman, no, sa mundong to may mga bully. Ewan ko ba,
Kahit bata, di ba may bully na bata, mga bully, bata pa lang kasi yan yung natutunan nila, yung kafulisyan. You know, alam yung mga bully na tao, or kadalasan siyang bata, di ba? Hindi naturuan ang tamang pag-ugalian. Kadalasan, natutunan nila yan sa environment. Kafulisyan yung pagiging bully niyan. Foolish. And yung pagiging insensitive sa feelings ng iba. Kawawa yung mga bata na nabiktima ng bullying, na mahina, na weak, no? Kasi yung iba na nabiktima ng bully ay nagpapakamatay, di ba? Dahil sa rude kasi yan, bastos yung mga bully na yan, bastos yung mga galing yan. Kulang sa disiplina ng magulang, kahit na may mga malalaki na nga eh, di ba? Minsan may person yun, no? Makatagpo kayo ng bully, no? Yan yung mga taong rude, foolish. Yan yung mga taong hindi wise. Walang empathy. Yan yung mga taong insensitive. Parang pag nasaktan nila yung kalooban ng iba, no? Kasi pang gaslight yan, manipulation yun eh, pang bully na yun eh. Parang ano, mga sadista ba, parang ganon, ugali, sadista sa emosyon ng isang tao, bata, ganyan. Na talaga namang nakaka-affect, no? Nakaka-epekto, matindi yung epekto niyan sa emotional and mental health ng isang bata. Hindi yan dapat kinukonsente yung mga pangbubuli na yun, lalo sa mga bata pa, di ba? Kasi yung iba, na mahina ng mga bata, pwede reklamo yan eh sa DepEd, di ba? Nagpapakamatay pag mahina. Nung pag mahina sila, pag weak. Madalasan naman ang binubuli yung mga mababait, yung mga tahimik lang, yung mga parang mahina yung personality, yung parang introvert, di ba? Yung mga sensitive na tao, bata, di ba? Pagkaganyan na binuli yung kunwari kapatid nyo, no? Anak nyo, o may anak na kayo, dapat niya na i-actionan nyo. Kasi makapekto yan sa mental health, emotional health niyan. Ang worst ay baka magpakamatay pa. Diba? So yan. Kung sino man na tingin nyo nga, pero pag bata, kasi nahihirapan din sila mag-handle ng emotion nila. Mga natutunan lang din ng mga bata yan sa environment nila, yung pambubuli. Yung foolishness, kung ano yung nakikita nila sa paligid, ginagawa din nila. Pwede sa magulang nila, sa ibang tao, no? Ginagaya lang nila. And then, parang nagiging insensitive sila sa feelings nung binubuli nila. And worst, hindi lang batang gumagawa ng ganyan. Minsan personal pa. Di ba? Minsan naigurang na eh, bully pa. Iba yung pang-asar sa bully. Yung bully ay intentional na saktan niya. No? Manipulation, emotional manipulation. Psychological manipulation. Nasaktan yung damdamin. Pang-harm, pang-harm yan. Anong mga surprises ng universe for you? What's this? Devil card, guys. This is a devil energy. Ang hindi na magkaroon pa ng new beginning sa inyo ng devil na person na yun. Ang mag-end na talaga. Kasi yun naman talaga ang gusto mag-end na eh.
Kung talagang tingin mo yung person mo ay naging demonyo, kung sino man yan, no, na demonyo sa buhay mo, maring hindi yan person. Hindi yan person mo. Pwedeng, kumbaga, hindi na siya makapag-take pa ng action yung demonyo na yun sa buhay mo. Demonyo man na espiritu or demonyo yung klase ng tao. Ay, hindi na makapag-take pa ng action, hindi na makagawa pa ng pang-harm ito sa buhay mo. Yung devil energy na to. Kasi lahat ng devil ay harmful, di ba? Mapatao man yan, mapa-espiritu man yan, devil, di ba? Harmful. Mapang-harm. Hindi na yan magkaroon pa ng opportunity na makapanghalit, na makapang-harm, na makapag- take ng action na makagawa siya ng kademonyuhan sa'yo. Yun yung surprise sa'yo dito. So, that's good, no? Parang mag-end na nga yung kademonyuhan. No? Maybe ibang tao, or demonyo na espiritu, or demonyong tao na sinapian ng demonyong espiritu. Diba? So, ganun lang yun. Mag-end na daw yung ginagawang kasamaan sa iyo. At hindi na siya makapag-take pa ng action against you. Hindi na siya makapag-take pa ng action na makapang-harm against you. Kasi yun naman ang intensyon ng mga masama, eh, no? Ng mga devil na yan. Eh. Mapatao mang demonyo or espiritu na demonyo, di ba? Pang-harm lang naman yung gusto ng mga yan, yung intensyon nila. So, yan. Ano ang surprises pa ng universe ay humaliban dyan? Mga good fortune, good person, mga ganyan. Two of Wands? Makaka-recover ka na guys sa maybe sa past mo. Sa sadness, no? Makaka-recover ka na eh sa negative emotions. Negative emotion yan. Yung nalulungkot ka, no? Or kung may inaasahan ka pa na person na naging emotional ka lang, na naging malungkutin ka na dahil sa person na yun, or kung meron kang inaantay na parang natutulala ka na lang kakaantay, gano'n. Ay makaka-recover ka na sa ganyan. No? Mawala na yung pagka-miss mo, mawala na yung sadness mo, yung grief na naramdaman mo, yung gano'n. Mawala na yung pangungulila mo. So, ibig sabihin, makarecover ka na, makamove on ka na, no? And, lalo na kung hindi naman talaga dumadating yan, no? Kung malabo na, parang yung ayaw namang dumating sa buhay mo, inantay mo. Diba? It's time to move on. So, makaka-move on ka na sa yung taong still inaasahan mo dumating pa rin sa buhay mo ba? Yun. Huwag kang makakalimutan mo na. Mawala na yan sa isipan mo. Makaka-recover ka na. And magkakaroon ka na ng goal, vision para sa hinaharap. Ambition. Pangarap. Goal. Goal ngayon. Or plano, vision para sa future mo, kung ano yung gusto mo. Kumbaga maging positive na yung isip mo eh. Magtatagumpay ka guys sa kung ano yung plano mo, kung ano yung goal mo sa buhay mo with the Two of Wands. So kung meron ka na yan sa isipan mo, na plano, na gustong achieve, na gustong i-pursue or maaaring gusto mong mga ibang bayan, ibang lugar or tumira sa ibang lugar or kung ano man yung i-pursue mo na yan, yung nasa vision mo, no? Magtatagumpay ka daw dyan. And hindi na yan mag-hinder sa yung sadness. Yung, kasi makaka-recover ka na yun. Ano pa? May person ba for you?
devil energy. Oh. Mawala na yung devil energy na yun sa buhay mo. Yung toxic na yun. And there is a new beginning. What's with the Ace of Pentacles here? May stability, may ma-attract kang person, or may mag-offer sa iyo na person ng stability, yung seryosong offer, seryoso to ang intensyon, no? Yung pang long term, yung makakasama ka na habang buhay. Well, with the King of Wands in the reverse and the Devil card, what's with this? Yan yung nag-end eh. Merong nag-end sa inyong dalawa, no? Na to the Death card here in reverse. Clarify ko lang. Ano gusto niya ng new beginning? To make a move towards you. So ito yun. Gusto niya ng magseryoso ngayon, mag-settle down, or maging grounded. Maseryoso na to eh, no? Ito yung person na meron siyang insecurities. Parang hindi enough or hindi siya kontento sa sarili niya. Kung ano meron siya. Parang feeling niya hindi siya ganun ka-attractive. And with the devil, ay wala nang sapi ito. Or else, ay with the devil, ay hindi na siya pinamumugara ng demonyo, no? Parang ganon. Or else, ay devil yan eh. Yung katulad ng addictions, di ba? Yung addictions naman na yan kasi kaya nga nagiging parang addict ay nawala na ng control sa sarili yan. So, parang yung nagkukontrol sa kanila ay demonyo. Di ba? Nawala ng control sa sarili nila eh. So, ngayon, itong person na to, no? Yung King of Wands in reverse niya, nagkaroon niya ng mga pagdududa sa sarili niya, sa kakayanan niya. Nang dahil din sa addictions. Nang dahil sa parang so negative yung buhay niya. Parang hindi niya nakita yung positivity. Pero, or yung positive side, or kung ano yung positive sa kanya, no? Hindi niya na-appreciate yung kung ano yung bigay sa kanya ng may kapal, yung ganyan ba? Parang tingin niya sa sarili niya, incapable siya, incapable, hindi siya capable ba? Parang, hindi siya driven, walang motivation, a failure, yung ganyan. Pero, nawala na yung addiction siya. Nag-recover na or na-release niya na yung addictions niya. Natanggal niya na yung mga addictions. Mga yung unhealthy habits, addictions, or pwedeng demonyong sumasapi sa kanya. Pwede din, no? Kasi devil eh. Devil energy yun eh. And we have here the Death card. Kaya ko kinalarify kasi madaming meaning yan. Na gusto niyang makarecover na. Na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto niya ng rebirth. Yan yung ibig sabihin dito, sarili na to. Gusto niya ng rebirth. Na makarecover na kayo sa nangyaring ending. Or, kumbaga, ma-forgive mo na siya sa mga pagkakamali niya. Ano ba ang may i-offer ng person na to? Ano may i-offer niya sa iyo?
Three of Cups, Reunion. Reunion and the Wheel of Fortune. What's with the Wheel of Fortune here? Oh my gosh, Star, the Moon. Teka lang ha, takpan ko lang to kasi hindi okay yung picture. The Star and the Moon. Na para bang ibigay niya sa yung buwan at yung star, ang ganon. Na yung positive and full of emotion, no? Yung ibigay niya sa iyo yung lahat. Yung parang ibigay niya sa iyo yung between, no? Yung one, no? Parang ganun. With the Wheel of Fortune here na magiging maswerte ka, no? Na ikaw yung north node niya, the Star. And with the Moon here, ikaw yung north node niya. Na kayo ang nakatadhana sa isa't isa. Or, yes, yun yung mai-offer niya sa iyo. Yung Sun and Moon. Reunion. And ma-enjoy mo yung life mo with that person. A positive life with emotion, no? Parang magagalak ka with emotion. Ganun. Fortune or pwedeng sisikat ka, pwedeng pasikatin ka niya, lalo na kung meron siyang YouTube channel na malaki, no? Or ano man, kung nasa entertainment industry siya, na pag nagkaroon ng reunion sa inyong dalawa, sisikat ka, makikilala ka with Star, or else ay, kasi fortune to eh, Wheel of Fortune. Magiging fortunate ka, yun yung may offer nyo sa iyo, magiging maswerte ka sa kanya. Yun yung may offer nyo sa iyo. Hindi yun sa sinasabi niya, no? Yun yung may offer nyo sa iyo, sinasabi ng ano yan, guide, no? Na yun yung may offer yung person na yun sa'yo. Magiging maswerte ka. Stability. So, ito din yung offer niya sa'yo. A serious relationship na merong commitment. Pang long term. Grounded. Seryoso to. So, offer niya sa'yo. Maybe to grow old with you. Parang yung relationship niyo ay parang magtanim kayo, parang tinanim na puno, no? Na magkakaugat, palalim ng palalim, lumaki ng lumaki yung puno, ganun. Grounded, tibay. Or from a seed, di ba? Yung nag-grow siya. Nagkakaugat ng malalim. Ganon. So, Devil card. Capricorn. Ay, Capricorn tuloy. Yeah. Capricorn to, Devil. Leo. And, Aries, Leo, Sagittarius. Yun yun. Cancer, Scorpio, Pisces. Ito ba yung energy kanina? Wait lang ha. And the Star and the Moon, Pisces, Aquarius. Cancer, Scorpio, Pisces. Yan. Taurus, Virgo, Capricorn. Libra, Gemini, Aquarius. Leo.
Ayun yun. Let's see kung ano yung feelings niya sa'yo ngayon, personally. Judgment. Clouded yung isip niya ng yung nakukonsensya siya, feeling sorry sa'yo. Yun. Clouded yung isipan niya ng ganun. And gusto niya magtagumpay, guys, ha? Na ma-release niya na talaga. Totally yung addictions niya. So, nare-release niya nga. Tinatanggal niya. Yung mga negativities sa katawan niya, sa isip niya, sa buhay niya. No? Yung pagiging toxic niya, yung kadimonyuhan niya. And ano pa? Ano pang gusto niyong mangyari sa yung dalawa? Four of cups. Ang magkaroon na ng movemento. And four of cups, no? Na maybe ang gusto nito ay antayin mo siya dahil magti-take na siya ng action. Yun yung wish niya eh. Kasi na-stuck ngayon. Stuck siya parang para bang pinamahayan siya ng demonyo, gano'n. Parang kontrolado siya ng devil energy, pwede addictions niyan, or pwedeng may nang manipula sa kanya, no? Ayun mo, parang ano ba, natakot siya mag-take ng action kasi possible may nananakot sa kanya, or parang may phobia siya, hindi siya makapag-take ng action. Kaya gusto niya antayin mo siya, no? Parang, yes, tinatakot siya ng devil energy. Kawala na siya, guys, sa devil energy. Kung ano man yan. Yan yung nagpastak sa kanya, eh. Yan yung wish niya na magkaroon na ng movement, no? Na magawa niya ng makaalis, no? Makaalis sa gantong situation. Well, makaalis na nga. Pero tingnan natin, ha? Kung ano pa ang gusto niya mangyari, na makarating na siya sa'yo, na dumating na siya sa buhay mo, na magawa niya ng makabalik sa'yo, ano pa? Na makapag-take ng action. To be with you. To be with you, guys, no? Ang may offer to sa'yo. Ganda ng cards. I know, Knight of Pentacles and Six of Cups and Page of Pentacles. Na magawa niyang mag-reach out na sa'yo, no? Na magawa niyang makapag-offer niya ng relationship, a stable new beginning, no? And mag-grow yun. Na pang-long term, no? You will be, yun nga eh, to grow old with you, to take care of you, to love you. Nalagaan ka, ingatan ka, mamahalin ka ng tunay. Magiging napaka-caring yan sa'yo. So, ayan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun manotified kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakarationate sa reading nito.